Hindi ikaw si Superman. Ang sabi sa Mark 10 verse 18, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Walang taong Superman. Huwag nating papaniwalain ang isang tao na siya ay isang superhero o isang super holy man or woman. Naniniwala tayo sa kanyang talino. Humahanga tayo sa kanyang prinsipyo at paninindigan. Bilib tayo sa kanyang honesty at integrity. Nai-inspire tayo sa kanyang sipag at tiyaga. Pero huwag natin siyang papaniwalain na siya ay invincible. Dahil pahihirapan natin siyang panindigan ang monumentong ginagawa natin para sa kanya. Siya man ay masasakal at malulunod sa ganyang expectation. Ano ang magandang halimbawa nito? For example, sa inyong church, may isang member na super siyang mapagbigay hanggat kaya niya, ibibigay niya ang kaya niya. Financial, yung kanyang presence, yung kanyang oras. Pero dapat naman ay binibigyan natin sila ng leeway o ng pagkakataon na paminsan-minsan ay tumanggi sa ating mga requests. Kasi ang tao, napapagod yan. May hangganan. Kaya huwag naman natin silang abusuhin porque sila ay mapagbigay sa iba't ibang bagay. May kanya-kanyang strengths ang lahat ng tao. Yun ang hangaan natin. At the same time, may kanya-kanya ring weaknesses. Tanggapin natin yun na bahagi ng kanyang pagkatao. Madalas kasi, hindi palagi, may mga tao talagang abusado porque alam nilang mapagbigay ang kanilang kapwa, hinihingi na ang lahat. Ito namang si mapagbigay, kahit naghihikaos na sa buhay dahil naibigay niya na ang lahat sa kanya, hahanap pa rin ng paraan para makapagbigay dun sa taong yun. Tayo namang mga mapagbigay, maglagay lang din tayo ng healthy boundaries sa ating mga kapwa. Huwag nating ubusin ang ating sarili dahil hindi rin naman yun hihilingin ng Diyos sa atin. Kung hanggang saan ang kaya natin, hanggang doon lang ang ibigay natin dahil kung hindi, mauubos tayo. Buti kung ang maubos sa atin ay ang ating energy lang o ang ating pera. Paano kung ang buhay ang maubos, kakabigay? Huwag nating kalimutan na tayo ay anak din ng Diyos. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Bagamat tayo ay mapagbigay, dapat turuan din naman nating maging mapagbigay din yung ating kapwa para hindi palaging ikaw. Huwag nating bawiin ang ating paghanga sa isang aspeto ng kanyang pagkatao dahil lang nakakita tayo ng isang aspetong hindi kahanga-hanga. Dahil walang taong perfect. Ulitin natin yun. Walang taong perfect. Ibig sabihin, lahat tayo ay hindi perpekto. Walang holy, walang ganun. Nagiging holy lang tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Walang invincible. Lahat ng tao napapagod at nanghihina. Kaya wag din naman nating abusuhin ang ating kapwa. Kahit tayo ay hinahangaan at pinaniniwalaan, dahil ang dami nating natutulungan at nai-inspire, we don't have to live a life of lies. We don't have to be taller than we really are, lalo na kung hindi naman talaga. But if we are good at something, at alam ng mga tao yun, we are actually ministering. Hindi dapat laging ikaw. Kung ikaw ay mapagbigay, mag-minister ka para maging mapagbigay din yung iba, para hindi ka nauubos. I-impart mo sa iba ang pagiging mapagbigay o ang pagiging masipag. Kaya nga bago natin gibain ng ating sarili, isipin din natin ang maraming tao na nakasandal, nananalig at nagtitiwala sa ating ministry sa kanila. Bagamat hindi natin kailangang pahirapan ang ating sarili para mabuhay sa fantastic, untrue,
heroism, parusa rin sa sarili na pangatawanan ng pagiging superhero. Yung maging totoo sa sarili, maging mahusay sa ilang bahagi ng buhay at magbigay ng pag-asa sa iba ay malaking ambag na natin sa humanity. Kung kaya nating tumulong sa ating kapwa sa kung ano pa mang aspeto ng buhay, tumulong tayo at mag-inspire tayo ng iba pang tao para makatulong din sa atin na tumulong sa iba. Huwag nating ubusin ang ating sarili. Gawin natin yung ministry para hindi tayo maubos. God bless us all.